ang daming magaganda, mga 52 sila lahat. Diyos ko, syempre 52, ang hirap mamili kung sino talaga yung dapat i-hot picks ko. Anyway, ano pa man ay nakagawa ko ng aking first hot pick. So, stay tuned. Unang-una na wala na ako ng gana na talagang maibubuga. At yung X Factor. I have my list here. Ang itsura niya parang yung pwede siyang mayamang kontrabida. May God. And before we continue, please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell. Okay, so this is my first hot picks. Meron akong 10 na napili para sa aking hot picks for today kasi nga kitatapos lang ng red carpet nila at meron talaga akong napipisil-pisil. Unang-una na wala na ako ng gana nang mawala si Atisa at saka si Win-Win Marquez, hindi na sila sasali. But sa ngayon, sa 52 candidates, meron ako nakakita na, I'm glad na sumali siya. May nakikita akong potential na maaaring ipanlaban ng Pilipinas sa Miss Universe. At mukhang may laban talaga to. May mga laban tong mga to. Siyempre, so early pa naman, pero nakikitaan ko na sila talaga na talagang maibubuga. Ayan. So, ito yung mga 10 sa aking mga napili na sa tingin ko ay may mga dating at merong ibubuga pagdating sa Miss Universe competition. Ito ay based sa aking napanood sa kanilang pagrampa, sa kanilang communication skills and at the same time, yung pinaka-importante sa lahat, yung X factor, yun ang pinaka-importante din sa lahat. So ito yung 10. May number 10 ay walang iba kung di si Kimberly Hackinson. Ayan, si Kimberly Hackinson. Iba yung aura ni Kimberly Hackinson. Ewan ko ba kung kapapagupit niya pa lang kasi tinitingnan ko yung Facebook page niya. Ang haba naman ng hair niya. Siguro nga last week mahaba ang hair niya. Parang nagpagupit pa lang itong si Kimberly Hackinson. Ang lakas ng dating eh. Ano siya eh. Na parang nagpa-exe siya ng buhok. Yung parang yung itsura niya. Actually si Kimberly para siyang pwede siyang mag-artista. Yung itsura niya parang yung pwede siyang mayamang kontrabida at tribida. Yung ganyan yung itsura niya na mayaman na maganda na sosyalera. Pwedeng yun ang maging role niya. Maganda siya, malakas yung dating, malakas yung impact. Sa ngayon, number 10 ko si Kimberly Hackinson. Ang number 9 ay walang iba kung si Paula Madrieta Ortega. Ayan, aaliwa ko sa kanya kasi ano siya, very energetic. Kasi nakakatuwa yung eksena niya pag nagsasalita siya. Ano siya, parang kikay-kikayan. Tapos maganda siya. Si Paula actually is a full blooded Filipino, pero parang ni-raise yata siya sa Spain. Kaya medyo nakakaaliw yung accent na pag nagsasalita na siya. Maganda siya, at sana lang ang suggestion ko lang ay sana ay medyo mawasan yung pagkakikay pag nagsasalita, tsaka medyo may pagkabungis-ngis siya. Pero number 9 siya sa akin sa ngayon. Ang height pala ni Paula ay 5'9", so maganda ang height niya. Ang number 8 para sa akin ay walang iba kundi si April Smith. 5'8 naman ang height na April. Si April, number 8 ko siya ngayon. Alam naman natin ng mga veteran na malakas talaga ang laban pagdating sa beauty pageant kasi nga experience na sila. At isa sa kanila doon ay si April Smith. So number 8 sa akin si April ngayon. Iba kasi yung dating pag veteran na ka talaga marami ka nang naranasan pagdating sa pageant. It's a fight. Nanalo yata si April. I think, yes, I'm sure. Nanalo siya sa Miss Cebu. So, experienceado si April. So, is siya ang aking number 8 for now. My number 7, eh walang iba kung hindi si Sandra Lemonon. Ang height ay 5'7". Number 7 sa akin ngayon, si Sandra Lemonon. Kasi alam naman nating lahat na si Sandra ay maganda at sexy. Tapos, alam natin na meron siyang malakas na stage presence. Kaya lang medyo sumabalay talaga siya sa last pageant niya sa Binibining Pilipinas dahil nga sa tanong na build. Pero may comeback siya ngayon, so tingnan natin. So hopefully, maganda ang maging performance niya this time. My number 6 this time is walang iba kundi isa ring veterana na sumali last year sa Binibining Pilipinas. Walang iba kundi si Maria Isabella Galleria. Ang height niya naman ay 5'9". Ayan, si Maria Isabella. Gusto ko siya kasi palaban sa murang edad niya. I think she's 20 years old or 21. Basta isa siya sa mga bata this year. Pero nakitaan ko siya na palaban siya like last year nung sumali siya sa Binibining Pilipinas.
makita mo yung aura niya na talagang fierce, 'di ba? Tapos nung question answer portion na eh talagang hindi pwedeng hindi siya sasagot. So, 'yun ang nagustuhan ko kay Isabella Galleria. I'm excited for her this year at we'll see kung ano ang magiging performance niya. So anyway, this is just my first hat picks. So maaring mag-change to, yung iba maaring mawala, yung iba maaring tumaas, yung iba eh maaring may mga bagong madagdag as you know, as time goes by. Hanggang sa dumating na nga yung grand finals ng Miss Universe Philippines 2020. Okay, moving on, sa aking number 5 ay walang iba kung hindi si Maria Isabella Ismael. Ang height ni Maria Isabella is 5'7". Isa rin siyang, may experience din siya pagdating sa beauty pageant at isa pa, higit sa lahat. Tita niya, kamag-anak niya lang naman or tita niya yata ang Miss Universe na si Miss Margie Moran. So talagang nasa dugo niya ang pagiging beauty queen. Gusto ko siya kasi napanood ko yung question, yung interview niya mula sa isang YouTuber at ang galing niyang sumagot, napaka-swabe, napaka-simple, napaka-natural. Kaya nagustuhan ko siya sa aspeto na yun at saka ang classy nung dating niya. Classy. Napaka-classy nung dating ni Isabel. Kaya gusto ko siya sa mga factor na ganun. Isa siyang ballerina, maganda ang katawan ni Isabel, makikita mong healthy talaga siya kasi nga napaka ano niya, mahilig siya sa sports at saka ballerina siya. So, but for now, number 5 muna sa akin, si Isabel Ismael. Okay. Okay, my number 4, ayan na, walang iba kundi si isa ring veterana pagdating sa pagandahan, walang iba kundi si Eliza Malinaw. Ayan, number 4 siya sa akin sa ngayon. Gusto ko siya kasi ang napaka-natural ng aura niya, tapos genuine yung smile niya, tapos makikita mo na talagang Pilipinang-Pilipina beauty niya, tapos maganda rin ang katawan. So, may experience na rin pagdating sa beauty pageant. So, kaya nilagay ko siya sa number 4 for now. Kasi maaaring siya maging Miss Universe Philippines 2020, hindi natin alam. There's a big possibility. Pero as sinasabi ko nga sa inyo guys, marami rin talaga magagaling at magaganda habang tumatagal. So may 2 months silang meron silang 2 months before the grand finals. So lahat ng 52 candidates sa to ay hindi naman makupunta dyan sa for grand finals kung hindi sila magagaling lahat. So nai-excite talaga ako kasi nga maraming mga pasabog, mga sorpresa ang nagaganap ngayon sa iba't ibang candidates. Ang number 3 ko ay walang iba kundi si Pauline Amelinx. Si Pauline Amelinx ng Bohol. Si Pauline Amelinx is a half Belgian. She's 5'9" at nagustuhan ko rin yung communication skills niya. Magaling siya, suwabe rin siya magsalita. Tsaka maganda rin yung smile niya at pretty siya. So, tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanya within the next 2 months. At syempre, ang number 2 ko ay ito talaga yung isa sa mga masasabi kong nagpasabog ng bonggang-bongga, gumimbal sa Miss Universe Philippines 2020 para sa akin. Number 2 ko siya sa ngayon. Iba kasi yung dating niya, ito ay walang iba kundi ang representative na si ng Biliran Province na si Iskelly Ivy Florida. Oh my God, Iskelly Ivy Florida. Na-windang talaga ako kasi nga iba yung dating niya, yung alam mo yung ihilera mo siya sa lahat, hindi pwedeng hindi mo siya mapapansin kahit na hindi siya magsalita. Titingnan at titingnan siya ng tao kasi ang lakas ng dating niya talaga, ang lakas ng X factor ni Iskelly Ivy Florida. Naluloka ako at saka isa siya sa mga inaantabayanan ko ngayon at talaga namang excited ako para sa journey niya kasi nung nakita ko yung interview niya, 20 years old lang si Iskelly pero nakita ko na palaban at palaban talaga siya. Talagang nagustuhan ko dun sa may ambush interview nung sinabi niya, "I'm a brave woman." Wala siyang, parang sinasabi niya na ako natatakot, parang go lang ako. Parang doon ko nakita na, oh my God, she could be the next Miss Universe and the first ever Miss Universe Philippines. So,
nakikitaan ko talaga siya ng ano, ng ibang klaseng spark na parang, oh my God, parang I'm glad na sumali talaga itong girl na to kasi iba yung dating niya. Aminin nyo guys, let me know kung agree kayo sa kay Skelly Ivy, kung ganun din ba ang naramdaman nyo for her. 20 years old lang si Skelly, pero nakikita ko na hindi lang papasalihin niya kung hindi siya tanggap sa age niya, di ba? So, this is everybody's game. Anybody could win. Kung bata ka man o ikaw yung pinakamatanda sa batch na to, you can win. As long as nasa iyo yung hinahanap ng Miss Universe Philippines 2020. At syempre, ang number one ko ay walang iba kundi si, for now, is Michelle Gumabaw. Si Michelle Gumabaw kasi ay experienced na siya. Tapos, maganda rin ang height niya. Tapos, ang communication skills niya ay talaga namang maganda rin. So, sa ngayon, number one ko siya kasi siya yung pinaka may experience at pinakamalakas ang hata kasi nga sa performance niya from the batch of Catriona Gray. Maganda ang performance niya at nirepresent niya na rin ang Philippines for Miss Globe. So, number one ko siya sa ngayon. Pero, maliliit lang na hibla ang gap ng mga to para sa akin. So, maaari at malaki ang possibility na mag number one sa next hot picks ko yung iba at maaaring yung iba ay maaaring mawala. It depends sa mga nakikita ko ngayon sa social media, sa mga performance nila at sa mga datingan nila at sa mga pasabog nila. So for now, number one ko si Michelle Gumabaw. So guys, sa inyong hindi pa nag-subscribe sa akin channel, don't forget to subscribe para updated kayo sa mga chika ko, especially sa Miss Universe Philippines, okay? And don't forget to click the notification bell as well. At syempre kung agree kayo sa mga sinabi ko, i-write nyo lang yung comment below. At kung hindi ko na-mention yung bet ninyo, write nyo lang din at nang makita ko kung sino yung mga bet ninyo at nang masuri ko rin sila, okay? Thank you so much guys for watching and have a good day everyone. Bye-bye.